Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Lunes sa ating lahat. Ngayon po ay atin pong pag-usapan ang mga bagay na hindi po natin dapat ipinapahiram or hindi natin dapat hinihiram. May mga bagay po kasi na hindi po natin dapat ipahiram kahit pa sa ating mga kakilala or mga kalapit na kaibigan or kapamilya man iyan, dahil may iba pong bagay na ito po ay nakakapagbigay po sa atin ng kamalasan or nakakapagbigay po sa atin ng negatibong enerhiya or maaring tayo ang makapagbigay doon sa ating pinapahiram or tayo naman ang bibigyan ng ating hinihiraman. So, ito po ang mga bagay na hindi po natin dapat ipapahiram sa kahit na sino. Una po, dapat ay yung mga personal mong gamit. Personal mong gamit, gaya na lang ng halimbawa ng iyong damit. Yung mga damit na itong mga isinusuot. Huwag po natin, hindi po natin ito dapat ipinahiram dahil hindi natin alam kung ang nagsusuot o magsusuot nito ay mayroon siyang negative energy. Pag ito po ay kanyang naisuot at ibinalik sa atin, maaari po yung negative energy na ayun ay mapupunta po sa atin, or kung tayo naman ang mayroon nito ay tayo po ang makapagbigay ng negatibong enerhiya doon po sa taong ating pinapahiram, or tayo naman ang mabibigyan nito doon sa taong humihiram nito sa atin. So yun po, dapat po ang ating mga personal na gamit, gaya na lamang ng damit, bullpen, basta ating mga personal na gamit ay hindi po natin ito dapat na ipinapahiram. Iwasan na lang po natin. Bullpen, huwag po din natin ipapahiram ang bullpen dahil isa din ito sa maging sanhi ng pagkakaroon ng negative energy sa atin o sa nang hiram nito. Ito pa po, yung pera, lalo na halimbawa tayo ay magbi-birthday, tayo ay ikakasal, lalo na sa mga ikakasal, kung halimbawa ang iyong kayo ay ikakasal kayo at gustong-gusto niyong ikasal kayo ng bunggang-bungga, kaya naman umutang o utang kayo kahit kanino ng mahalaking halaga at mayroon pang ang ganito pa, no, ang nangyari pa naging 5-6. So, dubli-dubli po ang ating babayaran. Ngayon, paano kayo magkakaroon ng magandang bukas? Kung magandang simula. Kung sa simula pa lamang ng pagkatapos ng inyong kasal, ay iisipin nyo na po yung mga babayaran. Ang simula ng inyong pagsasama ay utang na kaagad ang inyong haharapin upang mabayaran. So hanggat maaari, mag-isip-isip po muna tayo kung gagawin ba natin ito para lang tayo ay magkaroon ng bunggang kasal. Okay lang naman po kasi minsan lang po tayo ikakasal. Pero dapat po, bago natin yung gawin, ay kung nagplano na po tayong magpakasal, ay pag-ipunan na po natin, wag na lang po tayo munang mangutang upang sa simula pa lang ng inyong pagsasama ay mas magiging maliwalas dahil wala po kayong iisipin na anumang mga utang na inyong babayaran. Kung wala pong sakit ng ulo, hindi po magiging negative at magiging maganda po ang inyong pagsasama dahil ang inyong pong iisipin ay ang inyo na lamang pong pagsisimula at kung paano nyo mapapalago ang inyong buhay upang mapaganda ang inyong kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong pamilya. Di po ba? At para naman po sa mga taong kasal na at mayroon kayong wedding ring, wag na wag po natin itong ipapahiram ang ating wedding ring. Ang pagpapahiram po ng ating wedding ring, ang kakaatibat po nito ay kamalasan doon sa taong nanghiram at kamalasan sa taong hinihiraman. So, pareho po kayong papasukin ng kamalasan kung ang atin pong mga wedding ring ay atin pong ipapahiram ng kahit kanino. Kahit po sa mga kamag-anak or malapit yung kaibigan, iwasan nyo po ang ipahiram ang inyong wedding ring. Iwasan po natin iyan. Isa pa po ay ang relo. Kahit anong klaseng relo, wall clock man yan or wristwatch, wag po natin itong ipapahiram. Ang pagpapahiram po ng ganyan ay malakas makahatak ng negative energy sa taong humihiram at nagpapahiram nito. Kaya hanggat maaari po, ang mga bagay na ito ay iwasan po nating humiram o magpahiram. Hanggat maaari ay maghanap na lamang po tayo ng ating sarili
Kahit naman hindi kagandahan, basta ay sariling atin at hindi tayo nang hiram upang makaiwas tayo sa anong kamalasan at sa mga negatibong enerhiya. Nasa sa atin po kung tayo po ay naniniwala dito, kung hindi naman, nasa sa inyo pa rin po. Pero dapat po, yun pong sa wedding ring ay talaga pong totoo po iyan at mag-isip po muna tayo kung ito ba ay tama or hindi. Okay po, sana po ang tips na ito ay nakapagbigay po sa inyo ng kaunting tulong upang mabawasan or makaiwas tayo sa mga malas na paparating sa ating buhay. Iyan po lamang, magandang gabi po sa ating lahat.